Ama naming makapangyarihang ginawa mo, halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging din iba sa amin. Para sa krus namin ay hakuin. Panginapanin mo sa pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiis. At ang pangisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paupo po ang lahat. Pagbasa mula kay Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabig akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubuhin nila ako. Hindi ako kumibok nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ng buhok at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
binabasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat sa Diyos, ay hindi nagpili na manatili kapantay ng Diyos. Bagkos, inubad niya ang lahat ng katanihan ng pagka-Diyos, ng katawan tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang pamatayan. Oo, hanggang pamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng binalang ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasakit ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato na nagtanong, "Ito ba ang hari ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba narinig ang mga kinalaman niya?" Ngunit hindi sumagot si Jesus kaputukman. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang bilanggo? Barabas? Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. "Huwag mo naman nila ang asawa niya ang buwan sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Si Barabas po?" Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung ngayon, ano ang gagawin ko ngayon? Sumagot ang lahat, "Ibalo sa krus."
daw nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pangpagkagulo ang mga tao. Nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong panlangin at pamakay ang tao ko. Bahala kayo. Sumagot ang mga tao. Pinalagutan namin ang aming panangapapakaya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinumaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Nagligaw sila ng halamang matinig at ipinutong sa kanya, saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang Panginoon! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ang sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang poop ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, Kinudya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, ipinako kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinikmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Pagsinood po muna tayo sa dalim. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba.
Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindam ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. So ngayon po ay ang linggo ng Palaspas. Kung tusin po ito ay linggo rin ng Pasyon. Kaya po dalawa po ang ating ipanghayag ngayon sa araw na ito. Yung una ay yung mula po doon sa Adelina, ay yung binasa natin ay yung ebanghelyo ng marangyang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na mga tao'y sumisigaw, Hosana sa anak ni David. Hosana. At ang ebanghelyo natin ngayon dito sa loob ng simbahan ay yung paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bahagi rin o na makita po natin, yung unang bahagi ay, sabi nga po ay, ito ay pagsasa ngayon, ay bahagi na nakita natin yung paglalatag, yung pong paglalatag ng mga apostolado ng panalangin, no? Ay inaangkin na nila, no? Kasi sa ebanghelyo ay nilatagan nila sa Jesus ng kanilang balabal ng mga dahon, no? Bilang bahagi ng kanilang pagkaparangal, yung pagwagayway namin ng mga palaspas ay nagpapahayag ng ating pagkilala kay Jesus bilang tagapagligtas. At ngayon nga po yung tinatawag nating Pasyon ni Jesus. Kaya kulay pula ang kulay natin ngayon sa araw na ito. Madugo. Matingkad na pagpapahayag, emotional. Nais po natin makita na sa pagkakataon na ito ang dalawang mensahe na nais nating pagnilay-nilayan. Una, ay nais ko pong bigyan ng bigyan yung salitang pagpupusa. Well, bahagi po na kung saan nakita po namin yan din, yung paghahandog ng sakripisyo. Paliwanag po yun na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, niligtas tayo gawa ng kanyang pagsakripisyo sa atin. Paliwanag na po yun, pero anais ko pong bigyan ng Diyon na hindi lamang paghahandog ng sakripisyo, ngunit ang pusang paghahandog ng sakripisyo. Ano? Modifier. Hindi lamang basta nagandog ka ng sakripisyo, ngunit husang paghahandog ng sakripisyo. Alam nyo, ito ngayon yung problema na hinaharap ng ating lipunang ginagalawa. No? Parang mahirap magpusa. No? Mahirap magpusa. Kapagkat maliwanag ko na kung saan ay hindi lang po ito paghahandog. Hindi lang po ito as a confirmation. Hindi lang sa mga nagandog ka ng salita po ginagawa yan. Kasi kumisa, kaya natin ginagawa yan. Kasi sumasangayon ako. Confirmation. Hindi mo dapat gawa ng patuhin na handog yan.
Wala nang ibang gagawa eh. No? So, ibig sabihin, parang you are forced in the circumstance. Ba't mo ginagawa yan? Kasi gawa ng sitwasyon. Walang choice. Wala akong choice. Yun ang kalimitan na rinig natin ngayon, panahon na ito. Para bagang ang iyong sitwasyon ay naariyan ka sapagkat wala akong choice. Yung mismong sitwasyon mo is not out of your choosing. Ba't ka nandiyan? Kasi inilagay lang ako rito. It was not even been confirmed. Pero ang amo na iniwanan natin ngayon, ay hindi lang na sabi natin na, ah, kasi narito ako sa sitwasyon na ito at inaangkin ko. Inaangkin ko ang pagkilos na ito. Ah, pag sinabi natin pagkukusa, mas malalim doon. Mas malawak. Kasi bakit? Kasi pag sinabing, ba't nandiyan ka? Hindi lang sapat ginusto ko. I initiated it. Sinimulan ko. Yun po kasi ang pagkukusa. Hindi lamang sapagat, ang ginagawa kasi ito ng marami, kaya gagawin ko rin. Hindi, kapag sinabi mo, ba't ka nariyan? Kasi sinisimulan ko. Hindi lamang ginusto ko, ngunit kinusa ako. Nandoon yung tinatawag po natin pagsisimula. Well, wala pong problema doon sa mga confirmation. Pero yung nais po natin bigyan ng diin ngayon sa paghahandog na Yesus ng kanyang sarili alin, yung elemento ng pagkukusa. Hinihandog na Yesus ang kanyang sarili. From inside, nanggaling sa loob, hindi lamang galing sa labas at sinabayan po lamang. Hinakailangan na ang hapon na ito ay dapat nanggagaling sa loob. Alam niyo kung minsan sa problema na inaharap natin ngayon, sabi nga natin, ang lipunan natin ginagalawan ngayon ay napakahirap maghanap ng mga nagkukusa. At kumisan, mahirap din magturo ng magkusa. Kasi bakit? Kasi pag sinabi mo na, magkusa ka naman. Pag inulit-ulit mo sabihin sa kanya na, magkusa ka naman. Eh para susunod, para hindi na siya nagkusa. Bakit? Napilitan na lamang kasi ang kulit mo. Wala ka nang sinabi kundi magkusa ka na lang. Kaya kumisan, ito ay isang pinakamahirap na ituro. Ang magkusa. Na may turo mo na ang tao ay matutong magkusa. Then yung isang malaking hamon, how could you teach to initiate? Pero yung panyaya na pinapahig, ito yung panyaya na hinahamon sa iyo ngayon ang pumikapal ngayong kapanahonan ng mahal na araw. Na magkusa. Alam niyo kumisan po, yung kultura natin, alam niyo kumisan yung kultura natin ay isang kultura na discourage ang pagkukusa. Alam niyo, so far, wala akong nakitang kasabihan. Correct me if I'm wrong. Eh, kapag meron kayong alam, huwag kayong mayang sabihin sa akin. Kasi hanggang ngayon, wala akong makitang kasabihan na pinapataas natin yung pagkukusa. Bagkos, ako mo, eh, mayroong alam na yung kabaliktaran, may kasabihan tayo. Ano yun? Presentado, adelantado. Ayaw ko lang, hindi ko naman masyadong narinig ngayon, no? Pero it is one of the common nagamdamin ng mga Pilipino. Sino yung nagpe-presentado? Ang sa tingin nila, ino, adelantado. Kaya nga, yung sabihin ay minsan ang tao, kinakailang pilitin pa. No? Parang gusto-gusto natin na tayo ay pinipilit. No? Napakahirap tayong magkusa. No? Kumisan yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sabi ang kumisan ay para tayong namihila ng bayawak sa kanyang lungga. No? Ayaw nating lumabas. How much more kaya kung kailangan natin ang magkusa?
Ito yung hawa na ipinapahayag ng pamamagitan. Kapag ang pinag-usapan natin ng alin, ang kalooban ng Diyos. Kung sa tingin natin na ito yung kinararapan na isang kaduparan, simulan natin. Kahit ako minsan walang nagsisimula. At kung minsan, maaaring wala tayong nakikita. Kasi nga, ito yung mahalagang elemento, pagpupusa. Bakit? Kasi ito yung mensahe na nais na ipaiwalig sa atin ngayon, ngayong mamamahal na araw na ito. Bakit? Sabi nga eh, sino bang pumatay kay Jesus? Sabi ng iba eh, Father, ang mga pumatay kay Jesus ay mga Hudyo. Father, ang mga pumatay kay Jesus ay mga Pariseo. Pariseo po isang sektor ng mga Hudyo. Pumatay po kay Jesus ay ang mga Romano, kasi yun ang mga sundalo na nag-execute. Sabi naman ni Padre, ang pumatay kay Jesus ay ang ating kasalanan. No. Pwede mo magpatayin ng Diyos? No one can kill God. Pero bakit namatay si Jesus? Kasi inialay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng tao. Kaya lang namatay ang Diyos sapagkat hinayaan niya na mamatay siya para sa atin. Ikinusa niya ang kanyang sarili. Pagkabat may outside force, but without His initiation, pagbahagi na kung saan, hindi lang basta confirmation, ano? Ayun din, hindi mamamatay ang Diyos. Sapagkat yan ay Diyos. Pero ito yung nais na ipahawatig sa atin ng pumikin. Kaya yung panyaya na inahamon sa atin ngayon, Elin, nawa, nandito sa ayo sa pagkukusa. Ano ang sabi ng mga matatanda? Ano? May sariling palo. Yun ang kailangan natin ngayon sa lingkod ng lalong-lalong sa usapin tungkol sa ating pagkilala sa ating Diyos. Ito yung hamon na kinakailangan natin sa katuparan. Lalong-lalo na sa mga dapat natin gawin sa daigdig na ito. No? Na alam natin na may gagawin. Matatakot tayo. Matatakot tayo. Simula. Bakit? Para bagang kulang yung ating pananampalataya. So, saan tayo kumuha ng lakas? Ito po yung pangalawang bahagi. Pag-ibig. Kasi kapag ikaw ay tunay na lumalalim sa pag-ibig mo, sabi niya eh, kung talagang kayo nagmamahal, hindi ka na dapat utusan. Malalim na yung pagmamahal mo eh. It is only out of love kung bakit kailangan ka mag-usa. Kailangan. Bagaman sabi nga ako natin, sabi nga kung minsan sabi nga ng iba, it is a marriage of love and wisdom. Sabi ko, hindi na, kung talagang nagmamahal ka, gagawa ka ng paraan at gagawa ka ng pag-iisip. Kinakailangan din yung karunungan ay nanggagawa.